Hello guys, hello mga ka-DIY. Meron naman tayo rito nakakalikutin na digital timbangan. Yan, digital timbangan. Yan, sira nito mga ka-DIY. Ayan o. Nakakurap-kurap lang. Ayan, minsan makita mo lubat. Hindi natin alam kung saan sira nito, sa battery ba o dun sa module. Yan, ilok. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, lubat. Yan, titingnan natin. Sa natin mga ka-DIY. Yan mga ka-DIY, nabuksan ko na. Yan, isa-isay natin yung sisa. Ito mga ka-DIY yung yan yung module. Ito naman mga ka-DIY yung sensor. Yan. Yan sensor na yan, nababalot ng aluminum. Yan. Ito mga ka-DIY yung battery. Mga 4 volts lang ito mga ka-DIY. Yan. At saka ito naman yung input ng charger. Ayan. Ito naman yung indicator. Ayan, dito yung pindutan. Ayan mga ka-DIY, yung mga pindutan. Okay. Tingnan natin kung sira nito. Susukatin ko yung battery. Kung ilang volt pa. Okay. Yan mga ka-DIY, susukatin ko yung battery gamit itong digital tester natin, itong pangtawas ni Portec. Yan, titingnan natin ilang volts ba. Yan, nasa 3.1. yan, low voltage na mga ka-DIY. Yan, dapat kasi 4 volts ito. Yan, 4 volts yan battery na yan mga ka-DIY. Yan, yung gagawin natin dyan, tatry lang muna natin i-charge. Charge natin. Okay. Yan mga ka-DIY. Kumuha lang muna ako ng charger. Yan, charger ito mga ka-DIY ng cellphone. Nasa 5 volts yung output niya. Pang samantagal. Yan. Tingnan natin mga ka-DIY. Yan. Bago natin ikarga yung charger niya, nasa 3.8 volts. Yan, titingnan natin kung nagkakarga ba, kung nagka-charge. Okay, saksak natin. Saksak natin dito sa input. Yan, 3.8. Titingnan natin kung tumatas yan mga ka-DIY. Yan, 4.5, 4.6. Yan, tumatas siya. Kailangan mag-steady yan sa 4 volts mga ka-DIY. Yan, tingnan natin dito sa ayan, nagkakarga naman siya. Ayan. Antayin natin mga ka-DIY kung magkarga siya at kung mag-steady yung voltahe ng battery para malaman natin kung buo pa ba yung battery o kailangan ng palitan. Okay mga ka-DIY, babalikan natin. Kacharge lang muna natin ng mga ilang minuto. Ayan mga ka-DIY. Yan kanina ang gumagalaw dyan yung anim na linya na, ay limang linya na yan mga ka-DIY, gumagalaw yan. Ngayon ang gumagalaw mga ka-DIY ay tatlo na lang. Ibig sabihin nag-steady yung dalawa. Ayan, kumarga na siya ng dalawang bar. Ayan, parang cellphone lang yan mga ka-DIY. Ayan, dalawang bar na yung nakakarga sa kanya. Ayan, mamaya titingnan natin kung ilang bar na yan. Okay, babalik ulit tayo mamaya mga ka-DIY. Okay. Ayan mga ka-DIY. Ayun, nag-steady na siya.
steady na yung volt niya, nasa 4.2, pero mas maganda niyan umabot ng 4 volts. Ayan. Siguro mga ka-DIY, ang naging sira nito, kaya sabi nung may-ari, hindi nag-charge. Palubat ng palubat, hindi nag-charge kasi siguro sira yung charger niya. Eh, hindi naman dinala rito para na-check sana yung charger, hindi dinala rito. Kaya gumawa na lang muna sa Pultec ng charger. Pansamantagal na charger. Ayan, update lang kayo mga ka-DIY kung anong sira nito, kasi meron ditong mga sira na posibleng palitan pagka hindi nag-charge. Ayan, maliban sa charger. Ayan, mag-update lang kayo mga ka-DIY, okay? Yung mga hindi pa nag-subscribe ka, pag-subscribe na mga ka-DIY para madagdagan naman yung mga yung subscriber ni Pultec. Okay, thank you very much. Update na lang mga ka-DIY. Okay mga ka-DIY, symbol ko na to. Okay, para makuha naman yung may-ari. Okay. Mga ka-DIY, na symbol ko na. Sige, try natin i-on. Ayun. Okay. 4.2 volts. Yan, nakalagay yun. DC, 4.2 volts. Yan, try natin na lagay ito. Ayan, nagtimpang siya. Tignan natin yung mga keypad kong gumagana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, yun. Okay. Ayan, kanina mga ka-DIY, lubat na lubat, kumukurap lang. Kumukurap-kurap. Ayan, ang naging sira nito mga ka-DIY, yung charger lang. Yun, charger lang ang naging sira nito, kaya ayaw mag-charge. Ayan, pero sa mga susunod na video mga ka-DIY, hindi lang posibilidad na charger ang sira nito, ayaw mag-charge, mayroong mga pisa pa dyan. Ayan, papakita ko sa inyo sa mga susunod na video. Okay, yung mga hindi pa dyan nag-subscribe, pag-subscribe na mga ka-DIY para dumagdag naman yung subscriber ni Pultec. Ayan, wag lang i-skip yung mga ads para sa ekonomiya. Yo. Okay, thank you very much.